in Charuen Trung Road. So we will be walking here. Tingnan natin po ano makikita natin, guys. Yeah, Victoria. Bangga kay si Adrian with all the facial expressions. So by the way, maraming mga massage parlor at saka beauty salon dito, guys. So marami rin mga shop na gumagawa ng soup. Bongga dito. So massage place na naman. So parang ano to, soup ito ng massage place. So kagagaling ko lang sa River City, Bangkok. So may mall din siya pero more on arts. So maraming naka-exhibit ng mga arts doon. Artworks, especially sa second floor. Yes. So generally, medyo busy ang daan kasi maraming sasakyan pero hindi ka makakita masyado ng maraming tao na naglalakad. Probably because of the fact na maggabi na siya. So lumubog na ang araw, guys, because it's already 7 in the evening. So yeah, so, ang daming graffiti dito. So may road dito, guys. So tingnan natin kung anong meron. I think another hotel yun, guys. The Room. So, ang pangalan ng building is The Room. And then, if you are considering an authentic Thai dish, dapat mag-visit kayo ng mga ganyan na mga stalls. So, aside sa authentic siya, guys, mura lang. I'm not sure if swak siya sa panlasa nyo kasi nga Thai food siya. And then, if you haven't tried foreign dishes, malaki yung chance na hindi mo siya magugustuhan kasi may aftertaste kasi siya. Pero kapag talagang kayo kumakain, walang problema. So yung mga stalls na yan, you should visit. Yung iba, nag-close na nga. So marami ka rin makikita ang mga matatanda dito, guys. So 7-Eleven. By the way, guys, maraming 7-Eleven sa Thailand. Signage ng marijuana, guys. So the leisure use of marijuana in Thailand was approved. However, hindi pwede na kahit saan ka nalang gagamit. So an example of this is itong cannabis. So nagtitinda sila ng marijuana. Oh my gosh. So may nakikita pa akong estudyante, guys. Gandong Ko Lamente. Sarado na dito, guys, ay yung mga establishments. Hindi ito ang major na street. Kala ko maraming tao dito sa part na to. So let's continue our tour, guys. May nakita akong building dito. Grand Postal Building. So diba? Ang social ng kanilang postal office. Bongga. So yung mga shop dito, guys, nakasara na siya. And since hindi naman siya like maaraw, okay na maglakad-lakad. Pero parang yung paa ko, guys, yung bumibigay. So pipicturan ko to para mamayday ko. Actually, guys, I did not expect. So may part pala ng Bangkok na hindi maraming tao.
akala ko like everywhere maraming tao. So usually maraming tao sa mga mall or dun sa may mga malapit sa train stations, maraming tao dun kasi sasakay sila ng train. So office to ng ito iba pala, National Telecom Public Company. So yung building pala na yon, maraming businesses ang gumagamit, hindi lang siya postal office. Grabe sipon. A farm na gors kay Laban Gapos Kinabuhi. No? Should explore the world. So if gusto mo matry na mag-explore, tapos gusto mo medyo malapit-lapit lang, tapos gusto mo mag-explore ng world, you can start here in Bangkok. Like, napaka-internationalized na guys. Maraming tao dito na nagbumula sa iba't ibang bansa. And aside from that, you get to meet them. And then, okay din naman yung quality of life dito. Not bad. Tapos, yung pinaka-selling point talaga ng Bangkok is yung bongga na kanilang train station. If I remember it right, nung pumunta ako dito noong 2018, hindi pa masyado gaano kabongga ang train stations nila guys. Konti lang yung lines. Pero ngayon, marami nang natapos. Look, may blinkers yung parang sa daan nila guys. Truly happy. Sana all day. Tutubragitag sana all day guys. Poly Silver Factory. So ito namang street na to, itong park na to, maraming nagtitinda ng alahas. So sa park na yon, parang medyo busy na siya guys. So meron pa silang made to order silver jewelry. Bongga, made to order. Part na to, busy na siya guys. As indicated sa Google Maps, maraming cars, pero wala gaanong tao na naglalakad. So now let's continue. So parang same lang din ang vibes na dito guys. Wala gaanong masyadong tao. Silom. So yun yung direction ng Silom guys. Sa Tony. So part pa rin siya ng ano guys. So time check, it's 7:22 in the evening. So tingnan ko muna sa Google Maps guys kung nasan ako. Check natin yung Google Maps. Okay. So yung goal natin is maglakad galing doon sa River City, Bangkok, papunta ng pinakamalapit na train station. So gusto ko kasi makita ang other side ng Bangkok. Hindi yung puros lang siya tourist attractions guys. So marami kang makikita dito na tuktok. But I will not be riding a tuktok kasi they are notorious. No? They are known for extorting tourists. So before ka sasakay, dapat pag-agrihan nyo na yung babayaran nyo. So parang busy na dun guys kasi may traffic na. Medyo bumabagal na yung traffic. And check this out guys. Assumption College. So nakikita ko itong school na to kasi pumupunta ako sa acharn.com and palagi silang nag-advertise ng school nila. Yes. So ito pala yung building nila guys. Ang bongga ng building na laki. 19:20. So time check, it's ano na siya guys, 7 na siya ng gabi.
and I'm still here walking around. And tingnan niyo guys, ang ganda ng buildings dito. And may ilan-ilan akong nakikita ng mga Indiano. Aside sa Pratunam, marami rin pala mga Indiano sa park na ito. Sa Pratunam talaga napakaano, maraming mga Indiano. Diba, ang bongga ng building na yun, ang laki pa. So medyo ma-traffic na siya. Itong store na to is, they are selling antiques, flower vase and all. Tapos si Kuya, nagtitinda siya ng street food. Ah, gulay pala. Hindi pala street food, gulay. Typical na Thai man beauty. In fairness ha, magaling silang magdala sa sarili nila. Hindi lahat, pero karamihan talaga. Especially yung nakikita mo sumasakay sa train nila. State Tower. Ooh. So tayo ay tatabok na. So punta tayo dito kasi ito yung daan papunta sa pinakamalapit na train station guys. So na-detect ng Apple Watch ko na naglalakad ako pero hindi ko siya i-activate kasi ano, mas madaling malupat yung Apple Watch kapag naka-on yung mga ganun niya. Kaya hindi ko na siya pinapaandar. Anyways, naka-count lang naman niya yung steps. Another Indiano na naman guys. So maraming tao dito kasi maraming sasakyan. So yeah. So ito yung typical na Bangkok street during night time. If you're coming from the province na hindi ka siya gaano masyadong ganito yung buildings, ma-overwhelm ka talaga. Katulad ko. So I've been to many big cities already, pero iba talaga. Each city is different. So another tailor shop na naman guys. And another shop na nagtitinda ng marijuana. So sumasakay sila ng tuktok guys. Hopefully hindi sila na-scam. Touch shop. Another tailor shop. Bongga. So open siya 9:30 a.m. to 9 p.m. Sipag ni Kuya. Kuya traffic enforcer. So sa part na to guys, marami ng tao na naglalakad. So, I think malapit na tayo sa pinakamalapit na train station. Yes, malapit na guys. And parang may mall din dito. So, yeah. Grabe. Lampong. Oh my gosh, kalisod ba mong tambok aning sitwasyon? Hirap guys. Tumawid ng daan. Di
interesting talaga guys ang intercultural marriages. Gosh. So I advocate for that. Para mahaluan yung tugon ng mga Pilipino ng ibang lahi. So may nakita akong student guys. So I think malapit na tayo sa pinakamalapit na train station. So si Kuya nagtitinda ng roti. Roti yung tinitinda niya guys. Pero hindi ako kakain kasi parang hindi maganda yung sitwasyon ng chan ko. So sila naman nagtitinda rin. Parang ubos-ubos na yung paninda nila guys. So yung target nila na customer is yung mga local Thai. Kasi mura kasi. Itong street na to marami rin nagtitinda. So parang yung target niya is local. Nakikita ko si Junkie guys. Plano ko sana mag-rent or magpagawa ng uniform. Pero hindi ko na lang tinuloy kasi ako lang mag-isa. Maganda sana kapag may kasama ako. So hindi ko na lang yung gagawin. So eto na yung nakita ko na mall sa Google Map. Robinsons. Ano pala ulit yung pangalan? Robinsons siya guys. It's Robinsons. So sa gilid ng Robinson, merong mga nagtitinda ng iba't ibang pagkain. Look. Diba? And what's nice about these stalls is mura lang siya. Good thing naman, tinayagan sila. Pero kung ako yung mall operator, hindi ako papayag. Look. So iba't iba yung tinitinda nila. Ito naman silang Kuya Grab. So naghihintay sila ng order online. Same din sa Pinas. Kapoy naman po guys. So malapit na tayo sa pinakamalapit na train station. Gusto ko naman humiga. Hindi ko sure guys kung ipahan na ba ko ugala. Okay, so ito yung typical na makikita niyo guys. May mango sticky rice. Tapos yung mga street food. Mura lang yan. May 50 baht, 30 baht. Diba? Tapos ang hirap i-open ang kanilang mga cellophane guys. Oh my god, ang mahal ng durian. The durian is so duriani. Oh my gosh. Mahal. Oh my gosh, I did not expect that one. So kahit dito, mahal na yung durian. Sa Pinas, nagmahal na rin yung durian guys. So may nakikita na ako na railway track. So feeling ko malapit na tayo sa pinakamalapit na train station. So may 7-Eleven na guys. 7-Eleven. Oh, malapit na talaga guys. So yung pinakamalapit na train station is Sapan Taksin. Sapan Taksin. Nahihintay si Kuya. I wonder kung nasan yun. Sapan Taksin train station guys. Kapag nakikita, may nakikita kayong ganito, it's either expressway siya or daanan siya ng train. Yes. So that ends our night walking tour here in Bangkok, Thailand. Thanks for watching.